Hello Philippines! Welcome back to my YouTube channel, Hola Amigo! Today, ang pag-uusapan natin ay isa sa mga kontrobersyal at pinag-usapan na donut sa Pilipinas. Walang iba, kundi ang donut na Filipinos! Disclaimer lang po, itong video na to or itong vlog na to ay sarili kong opinion based lang sa nakikita ko at napapansin ko at sa aking tingin pagdating sa product na to. Hindi po sponsor ang brand na ito. Pero bago yan, alamin muna natin kung saan nanggaling ang produkto na Filipinos. Ang donut na to ay nagmula dito sa Spain. Meron akong nabasa sa internet or sa Google regarding sa pinagmulan ng biscuit or ng donut na Filipinos. So ito, pakinggan ninyo. Filipinos are produced by RTH, a Spanish brand that is part of the UK's United Biscuit. Its website claims that the Filipinos are the leading chocolate biscuit in Spain. Dito sa Spain, meron ako nakitang dalawang variant ng Filipinos. At ito yon. Ayan. So, merong Filipinos na white chocolate at meron naman din Filipinos na dark chocolate. Nagkakahalaga ito ng 1 euro o kung sa Pilipinas ay nasa 60 pesos. Actually guys, nakita ko na itong Filipinos na ito way back 2017 dito sa market sa Spain bago ko pa nalaman na sa Pilipinas ipinagbabawal na gamitin ang citizenship or nationality ng isang tao para sa isang brand ng product. Ang iba naman, ang tingin nila ito ay racist or pangungutya sa mga Pilipino. Pero nung nakita ko to, talagang actually, napawaw ako kasi, uy, sabi ko kay kanina, uy, Filipinos, oh, parang wala lang sa akin. Hindi naman nakaka-offend, hindi naman naisip ko na nakaka-offend yung time na nakita ko na merong Filipinos brand ng donut dito sa Spain. Kumbaga parang, tingin ko, ay, ang galing eh, Filipinos. Ang galing eh. Actually, natuwa pa nga ako kasi merong Filipinos na pangalan ng isang donut dito sa Spain. Pero yung nabili ko nun ay dark chocolate yung flavor. Then tinikman ko nun, pero hindi ko nagustuhan yung lasa. Hindi siya masarap para sa akin. Then nung nabalitaan ko sa news lang, itong taon lang, nag-research ako regarding sa brand ng donut na ito. So matagal na pala to, matagal na palang issue to sa Pilipinas. Napansin ng mga Pilipino na mayroong ganitong brand ng donut dito sa Spain na kumakalat at binibenta. Kung kaya naman, gumawa ng aksyon ng Pilipinas. Ang presidente pa noon ay si Estrada. Si Estrada pa yung presidente ng Pilipinas noon. Ang sabi niya sa nabasa kong vlog, ito, pakinggan ninyo. Philippine President Joseph Estrada called the brand an insult. So the government of the Philippines filed a diplomatic protest with the government of Spain, the European Commission, and then manufacturer Nabisco Iberia. Matagal na pa itong issue na to, pero bakit hanggang ngayon, meron pa rin nabibiling Filipinos donut? So meaning, wala ata talaga nagawa ang presidente ng Pilipinas regarding sa issue na to. Ang kamakailan lang, napanood ko sa news na parang binubuhay nila ang petisyon o pagre-reklamo sa brand ng Filipinos donut. Kayo ba? Para sa inyo, nakaka-offend ba or offensive ba ang paggawa ng isang product na may pangalang Filipinos? If yes or no, please comment down below. Pero guys, naisip ko, di ba sa Pilipinas, meron tinatawag na Spanish bread? Sarap na sarap ka nga, di ba? Kung ipinagbabawal ng batas sa Pilipinas ang paggamit ng nationality sa isang brand, bakit merong Spanish bread sa Pilipinas? So ngayon guys, bubuksan na natin itong donut ng Filipinos. So ito yung itsura ng donut. Actually, ang cute niya. Diba? So bilangin natin ilang piraso sa isang pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 11? Anga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, meron silang 17 pieces ng donuts. So, ito yung white chocolate, pero meron din namang dark chocolate. So, tara,
ito yung itsura niya, kung gaano kalaki or gaano kaliit. Actually, ang cute niya. Look. Kita niyo ba? Patikman na natin. Hindi siya yung katulad ng niisip mo na donut na malambot. Cookies siya. Actually, cookies. Cookies talaga siya. Masarap. Ito masarap tong white chocolate. Mas masarap to kaysa sa natikman ko na dark chocolate. Masarap. Promise guys, masarap siya. Masarap. Pag-uwi ko ng Pilipinas, magdadala ko nito para matikman ng mga kapatid ko at mga kamag-anak ko. Masarap siya. At mura lang. 1 euro lang. Ay, di ko alam kung pwede ito dahil sa Pilipinas. Pwede ba? Comment down below. Kasi, parang nakita ko nun, pinagbabawal na ipasok sa Pilipinas itong brand ng Pilipinas donut cookies. So, hindi ko alam kung pwede itong ipasok sa Pilipinas. Actually, perfect to sa ano? Perfect to sa kape. Masarap. So dito na nagtatapos ang vlog na to. Thank you so much for watching, and for more videos, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel and Facebook page, Hola Amigo. At huwag mong kalimutan na kalimbangin ang notification bell para ikaw ang kauna-unahang makakanood na maipopost ko at maka-update kong videos. So for now, thank you for watching again. Hasta luego, Filipinas!